Magandang araw po sa atin lahat at welcome po sa Basic GSM. At ngayon po ay may i-replace tayo na LCD ng Oppo. Sorry po, hindi po pala Oppo. Samsung po, ayan po. Kita ko po sa inyo yung model. Ayan po yung model niya. Ayan po. Samsung A307GN. Ang pinaka model name niya po ay Samsung A30S. Ayan po. Ayan po siya. Ang naging problema po nito, buhay po ito ngayon. Ang kaso po, bumagsak daw po ito, sabi ng may-ari. Sabi ng owner, bumagsak po ito. Pagbagsak niya, ang nangyari, bigla na lang daw pong gumuhit-guhit. Tapos, may time po, biglang mawawala yung guhit. Babalik daw po ulit yung kanyang display. Pero, saglit na saglit lang, mawala yung display. Mawala yung guhit. Tapos, bumalik yung display. Tignan po natin kung kaya pa natin siyang mapalabas. So ayaw na po. Pinipindot ko po yung combination ng tatlo sabay-sabay para po mag-restart yung phone. Nag-restart na po siya, nag-vibrate lang po. Vibrate lang. Hindi na po siya lumalabas yung display. So ang gagawin po natin, babaklasin na po natin 'yan. Opo, tatastasin po natin 'yan. Tapos papalitan po natin. Ang pamalit po natin ay ito po. Urig din po ito na ano na ayun, kung narinig nyo po, tumunog lang. Tumunog lang po yung ano. Ito po yung pamalit natin na LCD. Urig po ito. Ang kaso lang po, ang pangit lang po sa mga LCD ng mga urig ng Samsung. Isang bagsak lang, kahit hindi po mabiyak, nagba-blackout po talaga siya. Yun po ang pangit sa kanya. Ang maganda naman po sa tinatawag na replacement, kahit po mabasag, mabiyak po dyan, magkaguhit, hindi po basta-basta nawawala yung ano, yung display niya. Ang problema lang sa Samsung na replacement, makapal po yung bubog niya. Makapal po yung ano niya, LCD. Kapag nilapat nyo po, kitang-kita nyo po nakaangat dyan. Nakaangat dyan sa gilid na yan, yung pinakabubog niya. Pinakaglass niya. Yun po ang pagkakaiba ng ano, ng replacement. At ang replacement po, hindi po buhay yung kulay. Maputla po ang kulay ng replacement. Kaya, the best pa rin po ang ano, ang urig. Kung magpapalagay kayo, ang dapat lang, maingatan nyo na huwag mabagsak. Kasi ang mahina sa LCD ng Samsung ay yung mabagsak po siya. Kapag nababagsak, nagba-blackout po kaagad. At hindi nyo na po siya marirepair. Opo, AMOLED po kasi yung mga yan. So, samahan nyo po ako. Umpisa na po natin. Kung narinig nyo kanina, tumunog po yung phone. Pero, blackout pa rin po. So, hindi natin mapapatay. Hindi po natin mai-off yung phone. So, gagawin po natin, tsatsagain po natin siya na tastasin dito sa labas. So, mag-start po tayo sa parte na baba. Dito po sa baba. Excuse me po. Ayan po, sa baba. Mag-start po tayo dyan sa baba. Siyempre po, gagamitan natin ng ito po, blade. Blade po, at saka ito pong ating pang sliding tools. At ito po, yan, kakailanganin po natin yan. Mamaya. So tara, simulan na po natin. Yung pinaka flex connector po nitong LCD nandito po sa parte na yan. Madalas po nandiyan dyan.
Nandiyan dyan. So, yung pong iingatan. Oh, kung naririnig nyo po. Tumutunog po, ano po, pag tinatouch. So, alam nyo na po na buhay. Pero, totally blackout siya. Ayan po. Ayan po. So, magdadahan-dahan lang po tayo na wag nating mabasag ng tuluyan, pero malamang po matutuluyan po talaga ito dahil napakanipis nito. Pero gagawin po natin yung best natin para hindi po siya mabasag. Ang kaso lang, nag-aalala po ako kasi hindi ko po ma-off. Hindi ko po siya ma-power off. So, yun po ang pinaka-concern ko dito. Hindi ko po siya ma-power off.
Ah, guys, hanggang dito na lang po yung ating video. At maraming salamat po sa inyong panonood. Sana may nakuha kayong konting tips kung paano po palitan yung LCD ng Samsung A30s. Ganun lang po yung proseso. Ano po? Kung itatanong nyo naman po yung LCD kung magkano, ito pong original na LCD, ang orig po ay nagre-range po siya ng 2-2 sa online. 2-2. 2,200 to 2,500 po sa online itong ano niya, orig. Tapos yung replacement naman po ay nagre-range ng 1,400 to 1,500 yung price lang po ng ano yon, LCD. So hanggang dito na lang po. Muli po, maraming salamat at hanggang sa muli, at naman po'y palain tayo ng ating Diyos. Bye bye.